Welcome in this video. Kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang like, subscribe at bell button para ma-notified ka sa aking mga bagong video. This video is all about the important tips for inexpensive house construction. Dito po ay magbibigay ako ng ilang mga tips kung paano po kayo makakapagpagawa ng sariling bahay na hindi nabubutas ang bulsa. You need to know first the constructing a house range cost per square meter of the total floor area. Hindi po kasali dito ang lighting fixtures, grills, perimeter fence with gate, and landscape. Example po, kung kayo po ay sa Pilipinas magpapagawa ng bahay, ang currently range from 15,000 to 20,000 pesos per square meter. Make a list of planned budget and price out all item materials including the laborer cost and permit or taxes cost. Kailangan po nating alamin muna yung mga price list ng bawat materials from the house building, electrical o kuryente at mga materials sa pagpapakabit ng mga tubo ng tubig including po yung bayad sa mga manggagawang nakatalagang gumawa ng mga ito. Simplify your home design that can be equally to your budget. Example, try the tiny square house type. In this type, you can add some extension to make it big someday. Dapat po alamin yung mabuti kung anong type of house yung sakto sa budget nyo. Dahil po kung pabago-bago po ang design na gusto ninyo, ay malalo po kayo mapapagastos ng malaki. In short po, ay maging practical po tayo. Get your design approval. It is about the planning process before you start building. You should need to know about those permits that you need to process and the cost. Bago po kayo magpagawa ng bahay, dapat po ay kumuha muna kayo ng permit para po sa gayon ay hindi po ito maantala. Dahil kung kayo po ay nakapag-umpisa na sa pagko-contracting, ito po ay ipapatigil kung wala po kayong permit at itutuloy lang po ito kung kayo po ay nakakuha na ng permit o na-receive nyo na ang inyong permit. Buying all materials at the discounted prices and make sure those materials that you buying is the right things for your house. Dapat po talaga ay piliin po natin kung saan tayo makaka-discounted at siguraduhin niyo pong may dala kayong mga listahan ng mga bagay na dapat niyong bilhin dahil po mahirap kung kayo po ay magkamali at pabalik-balik lalo po kayo makakagastos sa transpo at maaari sa mga materials din. Inquire in different hardware is the best to do first before buying materials. Select the which one you can get discounted price. Don't make rush buying. Mas mainam po na mag-canvas muna tayo bago bumili. May mga big construction dealer or hardware na nagbibigay ng big discount, lalo na kung maramihan ang kuha mo sa kanila. Hire an experienced home builder contractor laborer. Kumuha kayo ng mga manggagawa na may experience sa house builder upang sa ganon ay maiwasan ang maling pagkakabit ng mga bagay o parte ng bahay nyo at maiwasan din ang doble gastos at pagkasayang ng bawat materyales. At kumuha rin po kayo ng may good experience sa communication skill na manggagawa. Save cost by becoming a general contractor. Tama po, mas malaki ang matitipid nyo kung kayo mismo ang magmamanage sa mga bagay na dapat gamitin sa bahay na pinagagawa nyo. Bukod po kasi sa makakadiscounted kayo o makakatipid sa mga materials na bibilhin ninyo, masisiguro nyo po na nasa maayos at tama ang lahat ng mga ito. At mamamanage nyo din po yung duration ng paggawa ng mga laborer ninyo. Add energy efficiency home features for rebates and taxes. Kailangan nyo po itong pagtuunan ng pansin dahil dito po nakasalalay yung mga magagastos ninyo sa mga taxes at rebates na dapat ninyong bayaran para sa inyong pagpapatayo ng bahay. DIY as much as you can. Malaking tulong po ito upang makatipid. Gaya na lang po ng mga lumang materyales, maaari nyo pa po itong magamit. Yung mga pinagputulan tulad ng mga bakal, hollow blocks, at maging yung mga pinutol na mga tiles ay maaari nyo pa pong magamit. Kaya po huwag nyo po itong itatapon. Ilagay nyo lang po ito sa isang sulok at maging yung mga kahoy na pinagputulan.
Yuriko Vlog.